ating trabaho na pagkasiba. Ngayon, ibuti natin ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagkakasiba. Guys, laya na naman. Woohoo! Lakwatsa na naman. Siyempre, with the permission of the chief, di ba? Of the commanding officer. Sino pa ba? Eh, di si Mrs. Basta may pasalubong. Okay guys, so welcome again to another motovlog of the Seaman Vlogger. So saan ba tayo pupunta ngayon? Pupunta tayo sa Regina Rica. So sorry guys ha, actually hindi ko kasi na-memorize yung kung ano ibig sabihin ng Rica eh. Kaya ayun, pinakita ko na sa inyo. Meron na lang tayong 7.9 kilometers sa ating destination. So guys, konting information about sa pupuntahan natin na Regina Rica. So ano ba yun? Actually, ang area niya is around 13.5 hectares. Pero syempre, hindi ko naman pwedeng puntahan yung 13.5 na yun, di ba? Kumbaga, yun lang yung lote nila. And yun nga, bibisitahin natin kung anong meron doon. Actually, hindi ko rin alam yan eh. Sinabi lang ng misis ko yan na after mo sa Marilake, ito ang puntahan mo. Yan. So ngayon, pinuntahan ko kaya lang pang 5th motovlog na lang natin. Dahil usually yung 2nd, 3rd, and 4th nasa Tagaytay naman ako nun tsaka sa Fantasy World. So yung ano, 13.5 hectares tapos yung binibisita dun yung 71 foot. So ilan ba meters yun? Alam ko 1 meter is 3.75 feet or 3.65 feet. So 71 foot na rebulto ni Our Lady of Holy Spirit. Yan, marami napunta dun dahil dun sa ano na yun, papapicture, diba? And syempre nagdadasal kasi tahimik daw dun sabi nila eh, as according to my research. So kung gusto mo nang maano yung ingay ng Manila, punta ka na lang muna dito sa Rizal, which is dito nga sa Regina Rica. Tapos yung isa pang binibisita doon is yun, I think it's around 308 steps going to the main shrine. Kaya susubukan natin yun, 308, mataas-taas yun, di ba? Pero syempre parang panata na rin yun eh pag nagpupunta ka sa mga ganyang lugar. 308 step, parang katulad si ng kamay ni Jesus sa Quezon. And usually I'm planning to go there, di ba? Pero hindi muna ngayon. Dito muna ako sa malapit, ubusin muna sa malapit kasi we are using a scooter, di ba? A 2013 Honda Scoopy. I think meron dito ng ano ah. Siguro puntahan natin. Okay? So meron siya dito parang observatory. We'll see kung ano meron dito. Oh ha? Teka, parada natin. So observatory. So ito, wow, ang ganda no? Bundok, wala sa Manila yan. Okay guys, patra tayo. Para siyang ano, yung sa may Fantasy World, di ba? Kung naalala nyo yung aking last vlog, yung sa Fantasy World, parang ganyan siya. Kaya lang, alamig doon ha. Tsaka, hindi nyo ba alam? Nakikita nyo ba? Iba na kulay ng jacket ko. Yan. Bakit? Ayoko nang sagutin yung pula. Kasi parang ano eh. Actually, na-capture ng video ko. Na, yun nga. Nauna ako sa area na yun. Sa location ng Fantasy World. Tapos, syempre, may mga iba rin gusto magpa-picture. Syempre, nauna ako. Alis ako kung tapos na ako for the respect naman ng ibang gusto mag-feature.
Pero yung isang ano doon, ale, parang ano, naiirita sa akin. Yung parang gusto niya akong palisin, di ba? So parang, hey, bakit ba ganyan ang damit natin, di ba? So hindi niya lang alam, di ba? Pero siyempre, hindi naman pwedeng ipagmayabang yun. So, be humble, di ba? So ayan guys, meron lang tayong 5.6 kilometers to go para sa ating destination. Excited na ba kayo? Ako excited na, di ba? So meron tayong mga konting twisties kung nakikita nyo, di ba? Yan, oo. Di ba? Pero siyempre, sabi ko nga sa inyo, basta mga ganito, nakaka engganyong mag-banking-banking, pero syempre isipin mo yung nasa lugar mo, yung nasa paligid mo, di ba? Yung mga sabihin mong walang kalam-alam, tapos biglang syempre, di ba? Minsan nandiyan yung diskrasya, tapos madadamay mo siya, di ba? So ayan naman, konting argumento, argument, bla 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 bla, di ba? So mas maganda kung gusto mo talaga yung intense banking, doon ka na lang sa racetrack, di ba? Dito pwede ka mag-banking eh, pero isipin mo naman yung safety, di ba? Para sa barko. Safety first, di ba? Actually, nung ano ako yung nasemplang ako dun sa ano eh, sa papuntang Tagaytay, medyo nagkaroon ako ng phobia. So pag banking, or pwede naman i-banking naman normal, parang naiilang na ako, tapos pag may nakita akong buhangin sa kalsada, kasi kaunti lang na pwede naman daanan na hindi ko na madudulas, parang may wala na ako tiwala. Siguro ganun talaga pag nadidisgrasya, di ba? Yan, so ano ba ngayon? December 3, sus, malapit na magpasko, di ba? So sana naman na pwede, hindi naman ako nagmamadali sa mga, di ba? Kasi may lineup na ako. Actually, October pa nga ang date ng sakay, pero sige, dun muna siya, mas kinexcel ako sa mga, di ba? Okay lang ako dito, it's been, I think, 9 years? Yeah, katulad ng birthday ko, 9 years ang huli kong Pasko dito sa Pilipinas at New Year. So parang gusto ko rin, di ba, ma-experience ulit kasama ng aking mga pamilya, di ba? Kasi minsan, ang malas ako sa ano, sa barko pag Pasko at saka New Year eh. Kasi laging ano, operation. So hindi ka nakakapag-celebrate, di ba? So ngayon, pwede ka mag-celebrate. And I hope so, di ba? Oops! Teka lang ha. Okay. Medyo mabilis ako masyado ng konti doon kaya nag-minor ako. Okay, op, ano to? Kusina, diba? So meron lang tayong 3.8 to go. Malapit na, malapit na. At lumalamig na rin ha. Kaninang init, grabe. Doon sa Antipolo, naabutan pa ako ng Ambon. Sabi kong ganun, bakit ganun? Pag dito ako nag-vlog, lagi akong nadadatna ng ulan. Pero yun lang, sa Antipolo lang yun siguro. At yun nga lang, pagdating dito sa Rizal, wala na. Kaya parang mga ganun po, di ba? Pwede naman idiretso eh. Kaya lang, ninervious na ako. Kapobya na ako. Parang wala na akong tiwala. Di ba? Kumbaga nun, masyadong na ano yung masyadong exaggerated yung safety first ko sa mga ganito na. Usually guys, bala ko nga rin pumunta doon sa lugar ni Hinsis eh. Doon sa Bataan. Gusto ko yung motor papunta doon yung ano, yung Mount Samant, Dambanan ng Kagitingan. Thank you! So yun nga, pupunta ako sa Dambanan ng Kagitingan yung motor ko. Kaya naman ito ng scooter ko eh. Kaya lang sabi ni Nancy, sasab na daw, medyo maano, mahigpit. Kung hindi ka taga doon, hindi ka papapasokin. Diba? So nag-iingat lang sila. Not like kasi dito sa around Metro Manila, katulad din itong area na to, medyo nagluluwag na rin sila. Diba? Hindi katulad dati na napakahigpit eh. Ngayon okay na. So ayun na, kapag moto vlog tayo ngayon, nakakagala tayo. Pero usually, nung simula July 1, pag uwi ko, wala, bahay lang ako. Hindi ako dahil takot ako eh. Dahil yung ano, yung nasa barko ko, yung super peak ng ano ng coronavirus na yan, nandun ako sa China, di ba? Tapos yun nga, nasa China ka, aba kami pa yung ano, parang anlit-lit ng tingin sa amin or nandidiri sa amin yung mga Tseko na parang nasa amin yung virus, di ba? Hello naman, kaya ba tagaling yung virus, di ba? Anyway, sige, tapos na yun, okay na yun. Yun nga lang, share ko lang kasi medyo nakaka-ano lang talaga yun nga, yung nakaka minsan nakaka nawawalan pasensya, di ba? Usually po muna ano, ang way ko dito is sa baba.
sa Rizal. Hindi ako ano, hindi ako dumaan sa Marilake. 'Di ba? Hindi ako parang hindi ko mood pumunta doon. Alam ko masarap doon, maraming banking. Dito na lang ako at least paano bago sa akin yung daan. So at least nakita ko na ano pa. Kaysa naman yung doon na okay. Bikers, bikers. So kung saan ang bumili ng mountain bike eh, ulit. Actually mayroon mountain bike yung 26 years 2013 model. Alas wala na rin gumagamit na. Tapos ilang speed yun? 8 speed lang ata. Ngayon ata, malaki na masyado. Tapos 29ers na ang ano ngayon eh, uso. Anyway, yun nga. Hindi ko rin kasi magagamit dahil more on ano ako eh. Time trial bike kasi nga even though walang race, lahat cancel ang race, lahat ng ano, triathlon, Ironman. Eh sige pa rin yung training, di ba? Kasi tumaba ako nung ano, last na barko dahil medyo puyatan, siyempre pag puyatan, kailangan mo ng power. Power! Diba? Para si Kong Didi. So ngayon, ang gagawin mo, kakain ka. Ayun, lumubo ko ng konti. Pero ngayon, nababawi ko naman na kahit paano. Nakikita mo na ba yan? It's Regina Rica straight ahead. Alright. So meron na tayong 1.2 kilometers according to my GPS. Malapit ka talaga. Konting banking. Okay. Straight ahead. Charge. Full speed ahead. Top speed ilan? Kita tawid. 70 lang. Actually 75. Hanggang 75 lang. Regina Rica this way. San? Dito? Oh, ito na. Regina Rica this way. So I hope sana walang ano no, pwede ako pumunta, pwede bumisita. Baka mga pagdating doon wala. Toink. Diba? Pero tingin ko siguro papasok naman, pwede pumasok. Doon sa ano eh, nabasa ko doon sa isang page ng bicycle at ako bike BH ata. Sarado pa yung ano eh, yung pililya, yung windmill. Kaya dito ako napunta. Pero kung ano sana, kung bukas yun, doon sana ako pupunta ngayon. Sarap ng amoy. Amoy bukid. Sarap. So ito na po ang Regina Rica. Nako, parang hindi sila nagpapapasok ha. Wala, hindi nagpapapasok. Sarado. Sarado po. Sarado. Patay. Parang windmill sarado din ha. Saka yung maganda pumunta. Sarado. Sarado si Regina Rica. So ayan guys, walang problema sa ano. Sa dun sa ano, walang problema. Walang problema sa LGU nila nagpapapasok. Kaya lang ang problema naman, sarado ang mismong lugar, which is Regina Rica. Anyway, balikan natin yan pagbukas na, diba? Kaya hindi mo masisi kasi may COVID nga, diba? So, anong sunod natin pupuntahan? I don't know. Huwi na lang tayo. So, ayan guys, nakausap ko ang aking keep-up staff. So, pinapaikot ako. So, nakita nyo naman ang ginawa ko. Umikot ako, pero wala pa rin. So, next stop, kain na muna tayo, diba? Hindi pa kasi ako kumakain eh. So, teka. Siyempre GPS, 'di ba? Kailangan natin ng GPS. So, pupunta tayo. Naka-save na 'yan eh. Sa tayo pupunta. Ito. Sa taas ng banda sa Marilake na 'to, 'yo. Frankie's Bulalo Silog. Sige. Punta tayo. Direction. Wow. Ba't ganun? Head northwest on City Oguho Street toward Marilake. So, umikot siya. Umikot siya pero hindi naman ako ikot sa surut ng ganun, diba? So let's go! Nagugutom na ako! So yun po, no? Sarado po yung Regina Rica. Next stop, kakain tayo. Ganda dun sa may ano, sa Marilake banda. Yun nga nakita ko, diba?
sobrang gutom ko kasi usually kasi I'm on a low carb diet dahil ingat, tumaba nga tayo sa barko. Tapos yun, pagpapayat, kaya lang minsan ano, natutokso akong kumain ng carbs. Pag ano, pag ganito, pag itong ride, usually kumakain ako ng kung ano. Pero pag ano, minsan nasa bahay, minsan hindi ko kaya. Kasi usually kasi yung ginagawa ko, so low carbs ako, tapos yung training ko ng pang triathlon, yung sagaran ba, limbawa, oops, teka lang, buti nakita ko yung light, di ba? Okay, so yun nga, yung training kasi ko ng triathlon is intense, kasi talagang full cardio. Halimbawa, Monday, 10K run sa umaga, plus 10K run sa gabi. Pero kinakain ko lang nun, 6 eggs lang. Kung baba ano, 3 eggs sa lunch, usually fried or scrambled. Tapos 3 eggs boiled naman sa gabi. So kita mo, sobrang kulang yung energy ba? Halos wala, pero nakakaya ko yun. Tapos na, halimbawa on Tuesday, magbabike ako ng 90 kilometers, indoor lang ha, pero sa Zwift. So yun, tapos pagdating naman ng gabi, banat na naman ng 10K. So ganun pa rin ang pagkain ko, 6 eggs pa rin. Kaya minsan pag once na alam kong parang hinang-hina ka, kung hindi ako magpapahinga in the next morning, gabi na lang ako mag-aran, ang gagawin ko na lang is minsan kakain isang fudge bar, diba? Para mga sugar or coating carbs. Kasi iba yung pakiramdam eh. Ibang iba talaga. Hindi kasi ako ganun dahil. Hindi naman ako nag-low carb dati, ngayon lang. So low carb tapos intense workout. Medyo nakaka low power, low fat. So meron lang tayong 2.1 kilometers, nakain na tayo, yehey, at sana naman bukas kayo. Baka mamaya sarado na naman, Diyos ko, sana naman ako mag-arap ng kainan. So pagkatapos ko kumain ng tanghalian, alam na, yun, sabi ni Minis, biling asuman, pasalubong. So dadaan tayo ng Antipolo mamaya, para sa asuman, kakanin, di ba? Pasalubong. Basta may pasalubong, may ride ka once a week, diba? Usually dapat twice a week na eh, kaya lang mas gusto ko pang mag-ride, diba? May mag-workout. Tapos mag-stay sa bahay. Diyos ko, walang helmet. Nakalimutan ako na tawag dito sa may puti na yun eh. Tawag ko dyan, grr-grr. Meron pa ngayon ng ganyan na grr-grr na sobrang, ano, sobrang taas. Sobrang gaspang ba? Parang ayaw na magpadaan. Sa akin na lang daan kung ganun, di ba? 600 meters! Woohoo! Kakain na ako! Gutom na ako! Ganda ng daan. Sarap magbike dito. Tsaka tumakbo. Malamig pa. So, saan ba yun? Tingin ko ito yun. Ayun! Yun! 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 Wow! Sa wakas, nakakain na ako. Di ba? So yun yung picture sa Google Map. So tara, let's eat. And we arrived. And we arrived to our destination. Pero yung isa, yun ang hindi ko gustong makita. Close na naman. Malas ang ride ko ngayon ah. Ba't puro close? Sakay ako ka. Ay nako. Okay guys, tignan na natin ito, may makakain at gutom talaga ako. Bahala na ako ano makita. Hi doggy. Oh no doggy, wait lang. Oh, ganda ng view. Ayun ang view. Yan ang kainan, gutom na ako. Okay, nakita na tayo ng pagkainan. Hindi siya sarado. Dito ako sa may bandang Marilaki. At na yun ang paparadaan. Solomi House and Bulaluhan. Silog Rice Mill. Pwede, dito na ako siguro magpa. Nakakita rin ako ng bukas. Tum na ako, hindi pa ako nagtatanghalian. Tingnan nyo yung menu nila. Mm.
so ang in-order ko ay Long Beach Crispy Chicken sa Kina. Diba? Parang maganda yung ano, yung sisig burger eh, no? Try kaya natin. Tapos yung ano, kabem para ako available. Try natin. Miss? May kape para ako kayo? Ah, sige, isa. So yung Lomi na nakikita ko sa Facebook, nakita ko na rin in person. Itsura niya. Yan. Sarap, di ba? With the crispy chicken skin yan. Tapos kape para ako. Masarap paski wala pa rekado, wala pang ano. Sarap nito. Solve ako nito. Charon. Sarap. So ayan guys, uwi na po ako. Ewan ko, amalas ko ngayon ah. So if you like this vlog, kindly like and subscribe to my Facebook page, YouTube channel, and of course TikTok. The name is The Seaman Vlogger. And by the way, I have new second YouTube channel, which is the Marino Gamer Republic. Please support po do sa akin sa second channel. Nilalagay ko po yung description dyan sa baba. Tapos pakibisita and pakilike and subscribe na rin po. So guys, kung ano pala, kung meron kayong shout out, di ba? So shout out to you. Wala akong shout out na yun eh. Naubos kahapon. So shout out na lang sa asawa ko. Shoutout dun sa aking bunso na si Ellie at ang aking panganay si Etal, Atalia. So guys, uwi na tayo. Wala nangyari ngayon. Nagsaya na ako ng gasolina. So thank you very much guys. See you on my next vlog.